Balak maghain ng kaso ng negosyante si Davidson Bangayan laban sa mga umanoy na nina sa kanya at itinuro siya bilang si David Tan na sangkot umano sa rice smuggling sa bansa. Sa kanyang pagpunta kahapon sa NBI, hinaina ng arrest warrant si Bangayan kaugnay sa pagnanakaw ng kuryente. Pero pinakawalan din kalauna ng NBI. Narito ang aking report. Hindi po. Bakit sa tingin niyo po ay kayo yung ipinupilit na David? Maybe because of my first name, Davidson. Ito ang maring iginiit ni Davidson Bangayan matapos humarap sa tanggapan ng NBI. Si Bangayan ang itinura ng Department of Justice na totoo pagkakakilanla ni David Tan ang nasa likod di umano ng rice smuggling sa Pilipinas. Sa pagpunta niya sa NBI, hinainan si Bangayan ng arrest warrant mula sa Caloocan RTC. Inilabas daw ito noong 2010 at may kinalaman sa paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act o pagnanakaw ng kuryente. Nakapangalan ito sa isang David Tan. Shocking talaga. No? It's like, maliliit pa mga anak ko. Tingnan naman ninyo ang nangyari sa akin. Kinunan siya ng mugshot at fingerprints, pero nang dadalhin na siya sa Caloocan RTC, nagbago ng desisyon ng NBI dahil nagduda sila kung si Bangayan nga ba ang target ng warrant. We are still verifying, kaya nga namin siya pina-fingerprint so that we will compare that with other documents. Nagpunta si Bangayan sa NBI sa payo na rin ni Justice Secretary Laila De Lima. Ayon kay De Lima, pinuntahan siya ni Bangayan at ng kanyang abogado para iginiit na hindi siya si David Tan. Kaya pinapunta ni De Lima si Bangayan sa NBI para magpaliwanag doon. Wala pang basis to hold him in custody. Wala pang basis to arrest him. There's got to be a case filed and a warrant of arrest issued. So right now, what we're doing is an investigation. Pagkagaling sa NBI, nagpuntang Quezon City si Bangayan at kanya abogado para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Balak nilang magsampa ng kasong sibil at kriminal laban sa naninira sa kanila, kabilang ang dati nang nagturo kay Bangayan na si Federation of Philippine Industries President Jesus Aranza. Well, I remember Mr. Aranza as the person who facilitated filing of cases against Mr. Bangayan a few years before, representing a certain Singaporean company. Unfortunately for the Singaporean and Mr. Aranza, both cases were dismissed. I cannot think of any other reason for him to come out with such a suggestion. Sa panayam naman ng GMA News kay Aranza, una raw niyang narinig ang pangalan ni Bangayan nang tulungan niya ang isang grupo ng Singaporean brokers sa pagsampa ng kaso laban dito. Bumili raw kasi ang mga Singaporean ng scrap metal sa kumpanya ni Bangayan. Pero nang dumating ang inimport nila, basura at lumang gulong daw ang laman ng container van. Nirefer daw ni Aranza ang mga Singaporean sa isang abogado. Dito na raw nalaman ni Aranza na David Tan ang pakilala ni Bangayan sa mga Singaporean. Hindi na raw na monitor ni Aranza ang kaso dahil hindi naman niya ito trabaho. Sabi ni Bangayan, 2010 daw nang pumasok siya sa rice trading pero sideline lang daw ito at scrap metal ang totoong negosyo niya. Sa lahat daw ng kanyang dokumento, walang makikita ang Tan sa kanyang pangalan. Naisumiti na raw niya ang mga ito sa NBI. Sabi naman ng Bureau of Customs kung sino man si David Tan, siguradong meron siyang kasabwat at patuloy ang kanilang kampanya laban dito.